guys, how are you? Just keep subscribe, okay? Keep sharing. Once again, another day mga ka-channel. So ngayong araw na to, medyo maliwalas ang panahon. Kahapon nga pala, may balik kong kwento sa inyo. Kahapon, medyo nakaswerte tayo kasi ang bilis nung pag-uwi dahil sinabay tayo ni Francis. Makikita nyo sa mga unang video natin yon, medyo walang hassle guys kasi naisabay tayo ni Francis sa pag-uwi. Actually papunta siya sa papunta siya sa Algorer Center. Ang Algorer Center malapit lang yun doon sa flat na tinitirang ko, kaya isinabay na niya kami, ako saka si Edlin. Si Richard hindi siya nakasabay, gawa nung napaiwan siya sa office, meron pa siyang ginagawa. So ayun, wala namang masyadong ginawa kahapon pag uwi ng bahay. Yung pagdating ko sa bahay yun, nag check lang ako ng mga ibang emails, updates. Tapos nag-start na akong mag-upload ng video natin para consistent tayo kahit papaano. Ewan ko lang ngayon, tingnan natin kung anong pwede natin na isama sa sa video natin ngayon. Maraming ginagawa talaga guys, sobrang busy talaga tong January. Hindi pa nga ako nakakapunta ng consulate eh, kasi pag yung pag new employer ka, kailangan mo magpa-update ang status. So marami na namang proseso. So kailangan kong pumunta ng si Robbie saka si Edlin last Thursday. Pumunta sila ng consulate, nagpa-update na sila. Hindi ako nakasama guys kasi marami akong ginagawa eh. Yung time na yun talaga tabak talaga ang trabaho, marami akong ginagawa. Ang lalaki ng truck na to. Malaki yung truck. Paunahin mo natin sila guys. Malaki sila, din natin yung kaya. Malaki, baka maipit tayo. So yun nga, marami palang bagong proseso ngayon na na kailangan natin gawin para kasi balak ko umuwi this year. Excited, no? Mabilis lang eh, ang bilis ng araw, biro, January, tapos magkakatapos na agad ng January, magka-February na agad. So, kailangan ko ng mag-prepare. Para nakaka-excite umuwi, di ba? Nakaka-excite na maraming gastusin. Na-excite pa kayo? Ako parang tawag dito, na-excite ako pero tawag dito para kinabahan din ako. Kasi di ba pag uuwi ka, usually pag uuwi ka, maraming gastos, tapos expectation, di ba? Wow, galing sa abroad yan. Bakit mukhang tuyot? Matuyot? Ganun lang talaga pag yung So, ayun nga, balik natin. Yun lang, magka-plano ako ng bakasyon. Then gusto ko kasi pagdating ko yung mga mga padala natin nauna na eh. So meron pa tayong dalawang balance na nabalikbayan box doon. Hindi ko pa na ipapadala. Para naman
mga gamit lang halos, pasalubong. Alam mo na, pag yung puwi ang isang abroad, may mga ano, may mga singit-singit tayo doon. At yung guys, tuloy natin, usapan natin mamaya, nandito na uli ako. 8 hours later. Natapos na naman yung maghapon na pagtatrabaho. So ayun, pauwi na nga uli tayo. Hindi ako nakasabay kila ano, kay Willard. Ando pa naman yung box na binili ko para ano, ihatid sa bahay. Bumili kasi ako ng ano eh, nung laruan, isang box. Eh, kesa mag-taxi ako, kinasabay ko na lang kay Willard. Ay, hindi ko na naman alam kung ano na naman ang kakainin namin. Hindi ko na naman alam kung lutuin. Medyo busy kanina talaga. Kaya hindi tayo nakapag vlog. So tawid tayo dito. Tawid tayo dito. Punta tayo ng ano, ng supermarket. Try nating bumili ng ano, ng ulamin. Kasi wala yata ng ano, ng ulamin. Sasawa na rin kasi ako, guys, sa ano, sa mga manok. Nung nakaraan, nagluto kami ng piniritong isda. 'Yun ang binaon ko sa office, piniritong isda. Pero ngayon parang gusto kong magluto ng adobo. Try natin magtingin ng ano, ng ulamin para meron na rin tayong pambaon bukas. Guys, nakakuha na tayo ng ano, ng ibang kailangan natin. So akyat na muna tayo sa taas para may time pa magluto. Medyo madilim dito sa ilalim kasi ito yung parking space. Medyo malamig sa labas talaga. So ayan, ano na tayo, nakasakay na tayo dito. Okay na naman.